Marie ang nagulat sa biglaang pagpaparamdam ni Chris Aquino sa social media nang sa ilang linggong pananahimik nito ay nagdesisyon siyang isapubliko ang isang dapat sana ay confidential conversation sa pagitan nila ng dating karelasyon na si Batangas Vice Governor Mark Leviste. Ang nilalaman ng kanilang naging pag-uusap ay talaga namang bumagabag sa isip ng marami. Unang araw ng September, bandang alas 2 ng hapon dito sa Pilipinas, ay naglabas ng sunod-sunod na IG story si Chris Aquino ng screenshots ng private messages sa pagitan nila ng ex-boyfriend niyang si Mark Leviste. Base sa nasabing pag-uusap, halos magmakaawa na si Chris kay Mark na sana ay pakinggan naman ito ang kanyang kahilingan, na palayain na siya nito at ibigay sa kanya ang kapayapaan ng pag-iisip at kalayaan sa stress na dulot ng isang long-distance relationship na gaya ng relasyong mayroon sila. Matatanda ang naibahagi na rin ni Chris sa mga nauna niyang social media posts na nakikipaghiwalay na siya kay Mark sa dahilang hindi niya maiwasang magdamdam sa tuwing nakikita niya itong maligaya habang magkalayo sila, habang siya naman ay nagdurusa sa mga hirap na dulot ng kanyang multiple autoimmune conditions sa Amerika. Para kay Chris, mas makakaluwag ng kanyang loob ang lumaya na sa isang long-distance relationship para mabigyan ng kapayapaan ang kanyang puso. Pero matatandaan ring hindi pumayag si Mark Leviste sa hiling na iyon ni Chris noon. Sa halip ay nanindigan ito na sa hirap at ginhawa ay mananatili siyang magmamahal kay Chris. Katunayan nito ay ang patuloy na pagpunta ni Mark kay Chris sa Amerika at ang panunuluyan pa nga ng kanyang mga anak sa poder ni Chris noong nasa Amerika ang mga ito. Nakipag-bonding rin si Mark sa panganay ni Chris na si Josh na tila ba ay isa itong magiting na stepfather dito. Pero hindi iyon ang gusto ni Chris at nahihirapan na siya sa pananatili ni Mark sa kanyang buhay. Sa ni Chris sa kanyang IG stories ngayong Biyernes, September 1. "Mark, aren't you tired of the unanswered messages? It took me 2 weeks and a half to feel that I no longer really feel the need to keep communication lines open with you. Whatever is going on in my life or in yours, parang nawala na the desire for me to know what's happening with you or for me to keep you informed. We haven't been influenced by anyone. It's just that I've fallen back to my pattern of reading a new book every 2 to 3 days, reading NYT and the magazines I like, and coping with the hardships my body must endure. I want to remain polite, but this is really what happens when we are so far from each other. People really do grow apart. Thank you for keeping in touch, but I'd really prefer if you don't. It's really a lot more peaceful now, and that's always been my prayer. Serenity and peace. The end." Pagkabat hindi makita ng buo ang reply ni Mark sa message ni Chris, ay mababasa naman dito na tila ay hindi pa rin ito sang-ayon na maghiwalay silang dalawa. Sa huling mensahe ni Chris ay kinwestiyon niya kung talaga bang mahal siya ng taong pinatutungkulan niya ng kanyang mensahe. Bakit daw hindi nito magawang ibigay sa kanya ang katahimikang matagal niya nang hinihiling? Ani Chris, "Problema, nagising ako sa katotohanan na kung talagang minahal ako at alam na sumuko na ako sa LDR, bakit hindi kinayang ibigay yung katahimikan na kailangan ko for my emotional wellness, lessen anxiety, and my chance for a peaceful healing journey?" Para sa inyo, mga mahal naming taga-subaybay, kung mahal nyo ang isang tao, ibibigay mo ba sa kanya ang kalayaang hiling niya na ang kapalit ay ang paglayo mo sa piling niya? Share your opinions below.